Ayan, yung chicken natin tapos na naputulan ng kuko at yung sa ilalim ng paa ng manok. Ayan, malinis na yan. At hatiin natin yan. Yung kalahati ay ilalaga natin para pipretohin natin siya. Kaya ayan na, nakahanda na yung kaserola na may mga spices para natin ilalaga yung kalahati. Ayan yung mga spices sa paglagaan natin ng kalahati natin ng paa ng manok. May sibuyas, bawang, black pepper at bay leaves. Ayan, pakuluan na natin siya, saka natin ilalagay yung paa ng manok pag kumukulo na yung tubig. Palambutin natin para pag piniprito natin ay makain natin ang buto. Kung mayroon mang matira, siguro yung pinakamatigas na, di ba? Yung kalahati ipakaluan natin at ito naman yung adubuhin natin, di ba? Ayan, kumulo na, buksan natin. Ayan, ilagay na natin yung paa ng manok. Ayan, lagay na natin siya. Pakuluan natin hanggat lumambot. Ayan na yung paa ng manok natin. Malambot na siya at nilagay natin sa tubig na malamig na may ice. At yun, nakahanda na rin yung ano natin. Ayan, nakahanda na rin yung cornstarch flour. Nilagyan ko siya ng paprika at garlic onion powder at black pepper. Ayan na siya. Ready to fry na sa ano natin. Paa ng manok. I-fry natin siya. Okay. Ayan, ihulog na natin dyan para ready sa preto. At ilangoy-langoy lang natin dyan. Langoy-langoy. Ayan, lagay natin dito. Diba? Langoy. Tuloy lang siya ang ano para sa pagprito natin. Lahatin na natin siya. Ayan, may nakadalawa na tayo. Kaya ubusin natin yung 20 piraso. Ayan. Ayan na siya. Coated na lahat ng flour at cornstarch with the spices. Kaya ayan na siya. Ready to fry. Ito natin siya ipa-fry kasi malalim yung luma ko na rice cooker. Mukhang mainit na siya. Ayan, ipa-fry na natin yung chicken natin. Ayan. Hindi pa siya naging golden brown, kaya hintayin natin. Matagal din pala to mag-golden brown. Hintayin lang natin. Ayan, pwede na natin siyang baliktarin. Kasi oh, nag-golden brown na siya. Ayan, baliktarin natin. Ayan, nabaliktad na. Ayan. Ayan na siya, hahanguin na natin. Ayan. Diba?